The Philippine ATV Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula nga ito before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold. Educate, share, and inspire. Ang Philippine ATV Nanotechnologies originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang ATV technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, pare na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine ATV Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Talaga tayo sabay-sabay sa ganito. Talaga bang kailangan sabay? Okay, welcome po sa ating Farmer's Talk. At araw po ngayon ang Martes, siyempre tayo magsasama-sama hanggang Isip pa yan. Oh, sige, pero bago lahat, nasisuan tayo po ay nalapit sa ating seminar. Kaya, mag-aanyala kami sa inyo. Inaanyayan po namin kayo sa amin nalalapit na pre-seminar sa May 25 po yan. Gaganapin po dito sa main office. So, ang topic po natin dyan is pag-aalaga ng pataba at kambing kahit sa likod, pakuran nila. Huwag niyo po kapalitan mas halista. Ito po ay gaganapin dito sa Block 11, Boulevard Street, Villa Carolina 1, Tunasan, Montinlupa. Yun. Malinaw. Kung gusto naman po magpalista, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/ATV Nanotechnology. Yes. Correct. Yeah. At saka doon sa mga pupunta rin na iba ang topic, kayo naman po yung ma-welcome din dahil may Q&A tayo doon. Kung may kasama po kayo, kahit limandaan pa po ang kasama nyo, okay lang po yun. No limited seats. Hindi po limited ang seats namin. Kung masisigipan po kayo, magpapagawa kami ng bago para sa inyo. Okay po. At ngayon naman, narito ang ating paksa, mga kaibigan. Ayan, heat stroke sa alagang baboy. Sanhi ng high mortality. Paano may iwasan? Ayan, ako, napapanahon ngayon. Grabe pa naman, sobrang init ngayon. Sobrang init, pero ngayon, medyo nagpaparamdam na yung rainy season. Kahit naman tao, masama na rin ang pakiramdam sa pabago. Yun nga eh. Hindi ko nagkaboses ako eh. Kaya Inip. Kaya nga. Wala po ba yung boses niyo, ma'am? Hindi. Oo, may pagak na siya. Saan pumunta? Tapos sinanap ko. Aba, ayun pala. Nakita mo. Ganun. Kala ko sa sobrang kampanya eh. Ay, hindi. Kasi hindi na ako nangangampanya. Alam ko naman na... Ano panalo lang? Na. Yes. May nanalo na. Number zero lang po, mga kapatid. Dahil yan po ay... paksa na talaga pong nais ding malaman na iba nating mga nasa members sa iba't ibang groups. Mm-hmm. Let us all welcome them. Mm-hmm. Yes. Magandang hapon sa inyo pong lahat. Yes, magandang hapon po. Thank you sa mga groups. Yes, opo. Sa mga groups na nagsusumusuporta sa amin, nagsishare ng mga videos sa amin. Maraming salamat po. Yes. Okay, so ano ba itong heat stroke? Sabi kasi nila, yan ay nakaka-apekto sa... lahat ng baboy. Oo naman. Yun naman ang nakaraang buwan. Yan talaga panay ang nakikita natin sa mga
social media, nagpo-post sila, bigla na lang namamatay, lalo na yung malalaking baboy. Okay, yes, so, umaga, ngayong gabi, sobrang masigla pa sila. Yes. Pagdating ng kinaumagahan, kinahaponan, wala na, chugy bells na, peggy bells na. Hindi mo naman mabasa-basa ma titingnan ng sign na mamamatay ka agad kasi siya. Kasi yes, magandang kumain, mas sigla. Pero pagdating ng hapon, makita mo na lang nangingisay. Ayun na, dead na siya. Wala pa pong ano dyan. Once na start ng mangisay, medyo tagilid na po talaga. Ngayon, bago yung mga clinical signs na yan na binabanggit ng ating mga partners, alamin muna natin sa isang simpleng paliwanag, ano ba ang heat stroke? Yes, ako po. Ano ang heat stroke sa hayop? Sa medical term, ito ay tinatawag na hyperthermia. Nangyayari ito kapag ang temperature na pinakaloob ng katawan ay tumaas at hindi kinaya ng normal control mechanism ng katawan na, katawan na ito ay pababain. Explain. Yes, ako. Yun nga po, ang nangyayari po dyan kasi, yung, di ba, meron po tayong normal operating temperature, yung katawan ng tao, may cooling system din po kasi yung tao, eh, katulad yun yung dugo natin. Siya po yung nagpapalamig. So, kapag ka hindi na kinaya ng, ano, ng cooling system natin, ng dugo ng katawan natin na pababain yung ano yung temperature ng katawan ng tao, may mga organs, may mga parte ng katawan natin na nagma-malfunction. Yun. So doon po nagsisimula yung heat stroke. So kapag may heat stroke, ibig lang sabihin sobrang init na po ng temperatura sa kalob-lobang bahagi ng katawan nung hayop. Eh alam naman nating wala itong ano eh anong tagal? Sweat glands. Tapos tayo pinapawisan pa. Hindi, parang nakakadalwa na siya eh. Sorry. Sige po. Nabawi ka. Eto na po mga kaibigan, sanhi ng heat stroke. Ayan, una, mataas na temperatura. Yes, ako din, mga kabasa. No. Mataas na humidity. Ayan, maling ventilasyon sa indoor housing. Opo, pagkalantad ng matagal sa sikat ng araw. Ayan, mas prone tamaan ng baboy na makapalang taba. Yes, malfunction ng cells dahil sa kakulangan ng oxygen. Ayun, kaya doon yung pinaka... Yung pinakahuli. Pakahuli. Malfunction ng cell dahil sa kakulangan ng oxygen. Yan, kumbaga yan yung immediate na dahilan. Okay, so alam na natin, ano ho, pero kailangan din natin alamin para mas nakikita natin, alaga natin yung hayop kung dapat na ba tayo mag-alala, gumawa ng paraan. Siyempre, dapat mas maganda yung maiwasan. Pero still, we should know ano ang palatandaan. Ilang palatandaan na nakakaranas ng matinding heat stress ang baboy, yung rectal temperature of 43 degrees Celsius. Disorientation, discomfort or distress. Yung parang medyo, ano siya? Aligaga, balisa. Ayan, tapos balisa. Medyo stress. Yan, profuse salivation. Bas, matinding face. Overlook to people. Sabihin nun, bawat salita niya, syempre, papaliwanag. Anong tag doon? Malamlam ang mata na parang tantalizing eyes pag sa mati. Yung parang parang nakatingin sa kawalan. Parang gano'n. Ano? Parang lampasan na. Yung pasan lang, malayo ang tingin, pero wala naman tinatanaw. Parang tulala. Yes. Diba? Marami mang iniisip problemado. Oh, kaya nga. Yung sinabi kanina, profuse salivation. So, medyo naglalaway na siya. Paliwanag natin dito sa eyes na to. Okay, next. Gums may become very dry. Yung gilagit is naga. Ano tayo dito? Tutuyo. Natutuyo. Okay. Increase water consumption up to 6 times normal sa normal. So, pag gano'n napansin mo, alam mo na. Hawin sila. Baga parang syempre sobrang init ng katawan ng hayop. Kailangan nilang, ang di ba, ang natural instinct natin pag sobrang mainitan, iinom ng tubig. Yes, ganon din po yung mga... Kumbaga, alam ng katawan nila yung kailangan, kaya ginagawa nila. Hindi normal kung sa normal na inom nila. Sobrang dami. Okay. Yan, increased urine output. Sobrang pag-iihi naman. Dalabas ng ihi. Ano kaya, mga dalawang galon? Kung yung ba naman dami ng ininom na yun, hindi nilabas. Ayan. Paano na? Baka magkaroon ng swimming pool sa tiyan na. Ayan.
And then, ano, rapid fall liquid consumption. Kumbaga, hindi, talagang medyo walang gana. O kaya, minsan, hindi na doon nagkakakain. Oo, oh, yan ang maganda salita. Yes. Yes. Yan, reduce growth in feeder pigs. Ibig sabihin, is mababawasan yung kinakain. Or yung sa pakain, hindi nababawasan yung kinakain ng baboy. Tama ba? Nababawasan yung paglaki nila. Nababawasan yung paglaki. Kaya nag-growth, di ba? Sinusubukan lang tayo, Miss Bing. Oo, kaya nag-growth, di ba? Yun, nababawasan yung paglaki ng baboy. Ayun pa po dyan, reduce milk production in lactating sow. So, yan, somehow po, may epekto kasi yung temperatura niya doon sa loob nung nagpo-produce ang milk. Ayan, loss in weight, ayan, for the word itself. Yes. Weight loss. Diarrhea. Oh, di ba tayo pag nainitan, lagi parang lusaw ang dumi natin. Yes, ano? Ako, ranas ko yan. Ganon? Yung ano, ranas na ranas ko yan. So, okay, iba po ang usapan. Hindi, kumbaga, ito, tinitignan natin, na-explain lang natin, hindi lang sa hype nakakaranas yan. Tama. Yung, ano, pati sa tao. At, parang, normal sa ganitong sitwasyon na mainit ang temperatura. Oh, yes, ako, pero ano po, diba? Paglilinaw lang po namin, ang dinidiscuss po namin dito ay para sa hayop, hindi po baboy. Para sa tao. Oh, baboy. Para sa baboy, hindi para sa tao. Alright, dagdagan pa natin. Yes. Ayan, bukod sa mga nabanggit na clinical signs, ano pa ang makikitang nangyayari sa baboy kapag nahi-heatstroke na ito? Yan, yung pag nahi-heatstroke na. Mm-hmm. Pag nahi-heatstroke na siya. Ito, mainit ang singaw ng balat dahil sa mataas na temperatura nasa loob ng kanilang katawan. Yan, bago pa dyan, meron pang number one. Ayan, ang kanilang gilagid at dilas, balat sa may palibot ng mata ay kulay dark pink o kaya ay bright red. Alam ko na kung bakit. Kasi gusto ni Miss Cheryl yung pink na color, kaya siya dapat ang magbasa nun. Ikatlo? Ikatlo po dyan, sabi po dyan, nagsusuka o kaya may bahid ng dugo ang dumi nila. Nako? Oh, okay. Ayan, aligaga at dumadaing. Oo. Paano po dumadaing kaya yung mga... Okay. Papahina sila ng papahina at natutumba o di na tumatayo. Ayan. Isa pa yan. Mm-hmm. Nanginginig o nagsisisor. Sisor. Tigas dila eh. Aba yung parang nanginginig na ano? Ngingisay. Nangingisay. Oo. At nasa bingit na sila ng kamatayan kapag naghahabol na ng hininga. Yan, ang delikado. Mm-hmm. Oo, so, ito yung mga sabi nga ay palatandaan na talagang emergency case na siya. Sana hindi po tayo umabot sa ganong sitwasyon. Ngayon po, tignan pa natin na iba pang dapat nating malaman. Ayan. Sa lagayan ng baboy, so, at saka temperatura ng hangin. Mm-hmm. Kapag comfortable, 20 to 30 ang bilang ng paghinga kada minuto. Ayan, tandaan niya. 18 to 22 degrees Celsius yung temperatura ng hangin. Mm-hmm. Tapos, pag yung naiinitan na sila, 50 to 180 ang bilang ng paghinga kada minuto. Mm-hmm. Ang temperature po niyan sa hangin is 27 to 32 degrees Celsius. Ayan. Ito, pag sobrang naiinitan na, so ang kalagayan nila ay mahigit 180 ang bilang ng paghinga kada minuto. So ang temperature nito sa hangin ay 35 degrees Celsius pataas pa. Wow. Yun. So, kumbaga parang pag-ingatan natin yon. Dapat marunong tayo, kumbaga sa nurse, tumingin ng pulso, di ba? Oo. Ano ba bibilangin yung hinga? Siyempre, nakatabi ka doon. Diba? Bibilang mo yun. Mabibilang mo yun. Isang minuto. Inhale, exhale. Isang minuto, mabibilang mo naman yung dalas ng hingal. So, kung napapansin niyo po dyan, habang painit po ng painit, pataas na pataas din po yung pabilis na pabilis po rin. Padami pala ng padami yung paghinga nila. Mm-hmm. Ibig sabihin po dyan, nagkukulang na sila ng oxygen sa katawan niya. Kaya nagre-require na yung katawan na mas mabilis yung hinga para masupplyan ng oxygen yung katawan. Minsan nga, nakakalungkot na tingnan nyo na sa internet na nakakita tayo doon, minsan yung nakasalale pa yung leeg ng baboy doon sa kulungan, nakahilata siya, tapos talagang hingal-hingal siya, nganga-nganga. Ang may-ari naman, di rin maalam ang gagawin. Yes. Maling practice po yun na pag nakita niyong hingal na hingal na, syempre, naiinitan. Meron po kasi ako napanood dyan, binuhusan ng tubig.
thermal shock. Titingnan natin mamaya kung yung mga ginagawa ba natin ngayon ay alin pang applicable, tama, at alin ang hindi na dapat. Baka kasi lumala pa lalo eh. Ayan, so, kaya nga, manood kayong mabuti at sa abot mo ng mga kaya ng Team Atobi, kahit pa paano po, ay makatulong po kami kahit konti sa inyo, no? Ayan. Ayan, ayan. Ayon sa mga expert, ang baboy ay walang kakayahan na kontrolin ang kanilang sariling body temperature kasi hindi sila pinapawisan at wala ring epekto ang tubig sa kanilang balat para maalis ang init dahil sa ilang environmental conditions tulad ng humidity. Kahit pa nabasa-basa ang kanilang balat sa pamamagitan ng wallowing pool o kaya ay paglalaro ng tubig sa kanilang mga nipple drinkers, kung ang humidity ay matindi, hindi mag-i-evaporate ang tubig at dahil dyan, hindi rin malalamigan o mapapawi ang init na nararamdaman ng baboy. Dahil dito, hinihintay na lang ng baboy ang latent hint of vaporization o pumawi ng init. Okay. Okay, bago natin puntahan yung definition, ano? Kaya po namin nilagay ito sa inyo, yung ating binasa, para ho mag-isip-isip tayo. Marami na pong expert nung araw pa nagsasabi na hindi po aplikable at nakatutulong ang wallowing pool o pants. Ibig sabihin kasi dito na hindi nakakatulong. So kahit mag-shower sila na mag-shower, pero yung loob ng katawan nila, mainit pa rin yung nararamdaman nila. Hindi tumatagos po sa balat yung tubig na yan na parang tao na nare-refresh, di ba? Eh tayo kasi gusto mag-jogging ka lang, papawisan ka. Sila hindi naman ganoon eh. Kasi yung pagpapawis natin ay ibsan yung ating, so, di ba? Nag-release ng kitang pawis eh. Kasi sila wala silang pawis. Correct. So dito ho, ay sinabi ng mga expert, papakita namin sa inyo ulit, na hindi po nakakatulong ang wallowing pool o kahit maglaro pa sila, magtampisaw sa tubig, no? Yeah. At nakanganga na maghapon sa nipple drinker sila. Pero kung matindi pala ang humidity, hindi mapapawi yung init. Yung pong pagpawi, additional info lang po. Ibig sabi nun, umaakyat, nawawala yung init. Di ba mainit yung paligid? Nainitan yung baboy dahil yung paligid niya mainit. Yun ang kailangang mag-evaporate. Kaya nga may vaporization. Pero minsan dahil sa mas mataas ang humidity, napipigilan siyang kumawala yung init na yon. Yung init po yun na may kasamang moist. Kaya po ano, kaya napapansin nyo yung pag mataas ang humid ng ano, medyo malakit ka, medyo malikit yun ang pinaka-term daw, maalinsangan. Yeah, so kumbaga maalinsangan, kumbaga mataas ang humid, maalinsangan. Pansin nyo yung balat nyo, kahit po naman mga tao, kahit tayo, malakit pa rin, di ba? Kasi may kasama pong moisture yun. At saka napapansin nyo sa tao din, pag maalinsangan, parang ang hirap huminga. Di ba? Uneasy. No, so ang baboy, sabi nila, hinihintay po nila yung latent heat of vaporization para maibsan yung kanilang nararamdaman. So, alamin natin ano ba sabihin yan, yung word na yan. Ayan. So, latent heat is thermal energy released or absorbed by a body or a thermodynamic system. Ayan. Latent heat of vaporization. It is the energy or heat required to transform a liquid mass at the boiling point. And then, it is the amount of heat required to convert unit mass of liquid into its vapor state without change in its temperature. And third, it is a physical property of a substance. When a material in liquid state is given energy, it changes its phase from liquid to vapor. The energy absorbed in this process is called heat of vaporization. Ayan. Lagi namang may kakibat na energy. So, pinapaliwanag lang po sa atin yan. Ngayon, ito naman yung humidity as defined by Catherine Woods. Yes, Catherine Woods is a 2015 Mass Media Science and Engineering Fellow at the American Association for the Advancement of Science. She worked with PBS New Hour in the summer of 2015. So, sabi niya, humidity describes the amount of water vapor or water molecules in the air. Whether scientists use the term relative humidity, which John Sobel, the meteorologist and senior vice president of AccuWeather, described as comparison of the amount of moisture in the air
versus the amount of moisture the air could hold. Yun. So, kumbaga, merong dalawa na tinitignan natin. Kung alin ang mas mataas, doon mo malalaman kung anong nararamdaman ng baboy nyo. Mm-hmm. No? So, dagdagan pa ho natin ang isa pa. Ayan. Think of the atmosphere as a sponge that can hold a fixed amount of water. Let's say, a gallon of water. If there is no water in the sponge, then the relative humidity would be zero. So Bell said, saturate the sponge with half a gallon of water, half of what it is capable of holding, and that relative humidity climbs to 50%. Yes, so sabi mo po dyan, the amount of moisture that the atmosphere can hold relates directly depends on the temperature. So Bell said, think of a raise in temperature, rise. An increase in among sponge size. Of a sponge that half saturated with water is at 50% humidity, now increase the size of the sponge without adding more water. The relative humidity decreases because the bigger sponge is capable of taking one more moisture, but the same amount of water remains. Ayan. So nakikita nyo yung paliwanag po dyan, pinakita lang doon yung humidity. Kung paano nakaka-apekto at kailan mararanasan yung ganong pakiramdam. Yes. Okay po. So, sa pinaka mas madali naman na pag-unawa po para sa ating mga, lalo na ating mga kababayan na nasa lalawigan at sa iba pa nating mga backyard racers, itignan natin kung ano ba yung nangyayari kapag mainit. Mm-hmm. Habang tumataas ang temperatura, bumibilis din ang paghinga ng baboy. Ang mabilis na paghinga ay nagre-resulta ng paglabas ng mas maraming carbon dioxide mula sa bloodstream. Ito ang nagpapabagsak ng pH level ng dugo ng hayop na nauuwi sa metabolic acidosis at paghina kumain. Ang metabolic acidosis ay isang kondisyon na nangyayari kapag ang katawan ay severely dehydrated. Dehydrated na. Ito rin ang dahilan kaya tumataas ang acidity na hindi naman mailabas ng kidney dahil sa kidney failure na sanhi naman ng kakulangan ng oxygen. Marami sabi natin kanina, once na kulang ng oxygen sa na-intake ng hayop, marami pong mga organ sa loob ang nag-fail. Mm-hmm. Yes, hindi na nakapag-process ng ayos. Mm-hmm. Kasi kapag mainit, isa rin pong explanation na, kapag mainit po kasi, ang oxygen po is magaan po kasing hangin yan eh. Ang nangyayari po sa kanya, tumataas. Tapos ang bumababa naman po, yung carbon dioxide. Mm-hmm. Tsaka yung hydrogen. So, ang nangyayari po sa kanya, ang carbon dioxide po kasi ito, ano po yung inilalabas po ng katawan natin? Yes, kasi yes. Hindi natin kailangan yung byproduct. And so is the hayop. Yes, opo. Okay. Hindi po natin, hindi kailangan ng katawan ng hayop yan eh. So, ang nangyayari po, since nasa taas yung oxygen, ang nasa baba is yung hydrogen tsaka yung carbon dioxide. Ang na-inhale nila is yung carbon dioxide tsaka po yung ano din, yung hydrogen. Kaya yes, nag-resolve po siya ng failure ng mga organs sa loob. Yes. So, alalahanin po natin na kumbaga ipapaliwanag namin na mas short no? At mas simple, sabi nga. Kapag mainit ang panahon, so, kailangan ibsa natin yung init na yon. Mm-hmm. Dahil pumapasok lahat sa katawan ng hayop yon. Ngayon, kapag din hindi, pag hindi nakisama ang humidity, nahihirapan, kahit pa mag-spray-spray ka dyan, nahihirapan siya pumarehas dahil yung humidity mataas. So, hindi agad nag-evaporate yung init. Okay? So, yung sinasabi ni Sir nga, tama naman yon. Dahil yung hininga po na inilalabas, sabi ni Ma'am Ana, na hininga na inilalabas ng hayop, mabigat na gas yun. Mm-hmm. Actually, mas magaan pa nga ang gas na methane na galing naman sa dumi ng hayop. But, ito ang problema ho. Kung kayo, nakakaranas na ang pigirin yung mabaho ang dumi ng hayop, tapos, ang kulungan yung mababa pa, tapos yung hininga nila, doon lang nakukulong, hindi naman, labas-pasok, di ba, yung hangin. So, ano mangyayari? Lahat ng substance na ito, nakaka-apekto pala doon sa molecules na mainit na nasa paligid. Mm-hmm. So, mas lalong nadadagdagan yung mga substance na nakakapagpatindi ng pakiramdam, masamang pakiramdam ng hayop. Mm-hmm. At saka isa nalalason siya. Oo, kasi parang sa tao, ayan na lang natin, yung mga taong may heart attack o may heart failure. Mm-hmm. Pag mainit, masyadong hindi tayo nakapag... nakakahinga na maayos. Tapos kung medyo mabaho pa yung naamoy mo,
eh yung mas marami ka nakuha ng carbon. Correct. So, correct. Ibig sabihin, hindi nakaka-penetrate yung oxygen doon sa ating bloodstream kasi yung sa bloodstream. Oo. Ayan yung nag-carry ng mga nutrients sa atin. So, pag nag-clog yan, wala tayong oxygen na magandang circulation sa ating mga heart. So, yung lahat ng mga cells organ natin, hindi magkakaroon ng processes ng metabolic processes na kailangan i-regulate doon sa maintenance ng buhay. Kaya, pag na-cut yung oxygen o nag-level na decrease yung oxygen, maaaring magiging magkakaroon ka ng pagtatae, katulad sa baboy. Mm-hmm. And then, kung severe na talagang lower yung oxygen na nakukuha mo, doon isa nagkakaroon ng heat stroke. Yeah, so, magdagdag ko lang ma'am doon sa sinabi po ni Mama Annie na ano na kapag mababa yung kulungan or pag mataas pala yung kulungan, naiipon po din yung ano. Yung mga konkreto. Konkreto, mataas po yung kulungan, naiipon din yung mga gases na nilalabas nila. Mm-hmm. Kasi ang carbohydrate po tsaka methane gas. Carbon dioxide. Carbon dioxide po pala niya. Tsaka methane gas po is ano po, yung density po niya is makapal. Correct. Makapal yung density niya. Ibig sabihin, baga kaya mo siyang i-contain sa, ganito po yung example nun, kaya mo siyang i-contain sa isang net. For example lang po sa para, layman's term. Ipunin, kamo. Yeah, so, kung ang oxygen is arathidis, ang carbon dioxide po, tsaka yung methane gas is parang mansanas. Okay, malaki. So, kung may nagkang ganyan, yung arathidis ay makakalusot. Yes. Yung mansanas po ay may iiwan sa loob. Tama. Yes. Kung hindi po siya, kung ang kulungan nyo ay concrete gun, ibig sabihin, makakontain siya sa loob. Since mabigat po yung dalawang substance na po yun, may iwanan po siya contained sa walls ng kulungan. Mm-hmm. Kaya po yun po yung nainip. Tama na, yun. Na. Tapos kung lalala pa yan, mga kaibigan, kung may hydrogen sulfide yun na po. Isa po sa nakakalason din, mm-hmm. na sabihin, lason sa hangin niya, yes. na pag na-inhale, nalanghap ng baboy, eh talagang yari sila. Mm-hmm. Sabi nga, no? Mabigat din yan, mm-hmm. heavier gas din yan. Opo. So, isipin niyo mabuti ang inyong kulungan. Maganda ba ang ventilation? Ano ang mga gas na nasisinghot, nalalanghap ng baboy dyan sa inyong lugar na kapag uminit ang matindi ang temperatura, nakadagdag pa siya, naka-aggravate siya sa sitwasyon? Yes. Oh. Yung sobrang carbon dioxide sa air, mas nakakapagpainit ng temperatura yan. Yun. Tama yun. So, yan po, i-realize natin na wag sana mangyari na yung ating baboy, eh mas lumala ang kondisyon niya dahil doon sa nangyayari sa ating management na rin. Yes. Tapos sasamahan po ng mataas na ammonia level. Kung yes. mga dumi. Mabaho. So, yun talaga. Mm-hmm. So parang unti-unti mo nang tinotorture yung alagang hayop. Yes, kasi sa mga gases na yan, nakakapagpainit o yun yung mga factor na nakaka-affect doon sa global warming. Yes, yes. Kaya may greenhouse effect nga. Yes. Eh, diba sinasabi? So, ito po, sinisimple lang. Mahirap po talaga explain sa layman's term, pero sa simple na lang mga paghahalimbawa namin, makukuha natin yan. Kasi may mga technical na salita. Yes. So, mas madaling ma-heat stroke ang baboy kapag ginagawa niyo ng paraan para maibsan yung init. Halimbawa, nag-ho sila sa paligid. Halimbawa lang yon. You're doing your best, di ba? Mm-hmm. Kaya lang, may mga substance na nasa paligid na gas. Diba? Oh, na dinanggit namin na nakakapigil po para mag-evaporate agad yung dapat ay mag-evaporate na init na yan. So, sana tulungan nyo yung sarili nyo para ma-solve din yung mga ganitong problema at maiwasan. May po, so, ito po ang isa sa magandang pag-isipan nyo. Ayan, pag-isipan nyo to. Kapag mainit ang panahon, mababa ang supply ng oxygen. Kung kulang ang supply ng oxygen, ang cells ng hayop or mga organs nito o ang mismong katawan ng alaga nating baboy ay hindi makaka-function ng maayos. Mm. Kung ganito ang sitwasyon na kulang sa oxygen, ano ang gagawin niyo sa baboy para mabigyan ng sapat na oxygen at hindi mauwi sa pagkamatay nito? Ano ang gagawin niyo ngayon? Halimbawa, nakita niyo nang ganyan na parang nakakadaman, nahi-heat stress na siya, nasa first level na. Ano gagawin natin? Dadalhin sa mall para malamingan? Hindi. Natagyan mo na ribbon niya pag dinala mo doon. Yung mga lalaking farm, talaga meron silang oxygen na pinapinibigay. Sa tao, yung isa yan, ano? Yung oxygen na pinapaptake. Pero sa atin, as
backyard ka, eh, hindi natin makaya yun. Hindi makapag natin yun. Eh, tignan muna natin yung mga ginagawa ngayon ng iba't ibang farmer kung alin doon ng pwede pa. Yes, no? Yes, o hindi na. Napo, ayan po. Yung mga traditional na pamamaraan sa farm upang maiwasan na ma-heat stroke ang mga alagang baboy. Number unang-una po dyan, naglagay ng ventilador, blower or mist fan o kaya ay exhaust fan. Hindi na ba mga partner? Applicable pa ba yan? Pwede pa ba yun? Pwede pa ba? Nakakatulong. Nakakatulong po yan. Okay. Binibigyan ng electrolyte para hindi ma-dehydrate. Pwede rin. Pwede rin po yan. Opo. Yan, pinapakain ng tipak-tipak na yelo. Yan, ako. Yan, hindi pwede. Hindi pwede yan. Hindi talaga. Okay, sige ha. Tipak-tipak ba naman? Nasaan ako? Pinapaliguan ng madalas ang baboy. Yes. So, prone po kasi yan sa, ano, sa thermal shock. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Yung mga ganun ay ginagawa pa rin ng iba. Oo, kaya traditional. Ano? Pero sana po, sa aming opinion, mukhang hindi na po pwede. Mismong baboy ang tirahin nyo. Papaliwanag natin mamaya. Ayan, hinahaluan ng maraming tubig ang feeds. Pwede. Dehydration po. Naglagay ng wallowing pan o paliguan. Napangita natin kanina, walang dating. Walang dating po. Meron na pong scientific explanation po. At saka naipakita rin natin, di ba, na meron tayong mga kababayan na sa internet pa, pinupo sila. Yung mga baboy nandini sa may ipa eh. Karamihan, kunyari siyam-siya, yung isa nandun lang sa tubig, nag-iisa. Mm-hmm. Pero, ibig sabihin, eh, mainit ang panahon. Ibig sabihin, hindi hinahanap talaga yung walong pandal sa mainit. Oh. So, hindi yun conclusive. Ayan, pinupunasan ng alcohol sa mga paa. Social. Social. Puts pa. Parang sa tao din, di ba? Ito, tinadampian ng frozen peas sa likod ng tenga, kilikili at back legs. Pwede rin gumamit ng iba pang bagay na malamig. Sabihin yung mga frozen. Kunyari, meron kang hotdog na frozen sa freezer. Oo. Ay, ganun-ganun mo din eh. Wala kang makapa eh. Wala kang yelo. Wala kang yelo. So, tapos, pag medyo lumamig na, luluto mo naman. Hindi kasi nga, diba, sabi nga parang nila, kaya daw nila ginagawa yan, parang tao din, na lahat ng mga... Yung mga mainit na parte ng katawan. Kung hindi nakakasingaw, doon mo siya... Eh, kaso ang problema nga, baka hindi alam ng ating ibang mga gumagawa nito, wala nga singawan. Hindi po sila pinapawisan. Na silang papis. Kahit magdampi po kayo na magdampi sa dyan, hindi naman po papasok sa loob ng katawan niyan kasi wala silang ano eh. Walang daanan ng lamig. Wala nang daanan ng init. Wala kang dating sa balat. Okay. Ayan, bigyan ng malamig na tubig na maiinom. Yes, galing sa ref. Hindi naman, fresh lang yan. Huwag naman yung halimbawa, maghapon na ho yung tubig doon. Eh, ganunin mo naman. Kailangan hindi naman yung masyado mainit-init na. Pwede ka na magkape. Eh, huwag naman ganun. Pero sabi ko, malamig na tubig, baka may yelo pang... Huwag naman. Fresh. Bagong tubig. Sabi pa po dyan, lagyan ng polvo sa likod. Ay, maliwala yan. Ano yung bata? The joke lang po yun. Yun, hinahos ng malamig na tubig ang baboy simula sa mga binti, legs, at hinahayaang masanay sa lamig ng tubig ang hayop para maging hawahan. Parang ano, masumabit dun sa ano. Parang sa tao, di ba, kapag naliligo, inuuna mo muna yung paa. Para hindi ka ginawin. Baywa. Kala ko balikat. Tuhod. May explanation daw dyan, kapag inuna yung paa, is para umakyat yung init sa ulo. Oo. Di mainit na ang ulo niya. Paano makakating ka doon? Totoo yun. Doon sa tayo, mga tao, dapat nga, di ba, ikaw nagkakaroon ng isang artista nga doon namatay, di ba? Saan naman? Ano po yan eh? Pagligo ng ulo na ay ulo. Kasi yung init ng katawan mo, biglang bumaba yan, maapektuhan yung mga urines mo sa utak. Okay. So, siguro, mga partners, I don't know kung mag-agree kayo sa aking personal opinion. Pwede sana yan, yung sa paa lang, hindi sa binte. Pero depende sa init. Kasi ako nga eh, pagtapa ko sa malamig lang, hindi pa ako nabubuhusan, namumulikat na ako. Yun, depende siguro. Oo, kung hindi pa naman masyadong naka, ano yung init,
maaari pa. Mm. Tuba to neutralize. Pero pag matindi ho, eh, ganun din, nakabuti yan. Thermal shock din. Huh? Okay. So, kailangan gradual lang. So, yan, binabalot ng malamig na tela ang katawan ng baboy. Yun. Lahat pero malamig. Naranasan ko yan, yung pinapasok sa rep yung kumot, tapos eh, gaganon sa'yo. Ako may kahalala naman. May lagnat ako. Pinapasok yung unan sa loob. Tapos saka, Subukan mo, well, subukan natin. Susubukan niya to, sigurado. Hello na, ilagay niyo nga sa pundal yung mga yelo natin. Yung kumot naman kasi meron ng ano, tela. Sa akin may una na. Pero ito, baboy. Okay. Oh, hindi naman galing yan sa isang, para bang, ano ba yung sa Amerika? Yung pero isang hindi may mga problema. Kasi isipin mo ha, kung malamig na tela, sobrang init, ilalagay mo sa katawan mo. Parang mas mag-iinit ka nun eh. Mas lalo pa yung lalala yung init ng katawan mo. At saka sabi kanina, di ba, paulit-ulit na natin explain, walang dating sa balat ng hayop ang malalamig na substances. Kapag sa ano? Siguro kung pwede yan sa tao kasi nag-aantay. May sweat glands tayo. Saka meron na mo. Lumalabas yung kuha pasok, may pores. Saka lumalabas yung init eh. Oo, naglalabas tayo. Naglalabas. Eh sila. Pero ito, baka, sabi nga, thermal shock, baka magputo ka ng mga malilita ugat niyan. Yes, ano man, parang no? Ang katapat lang ito ay kawayan na may uling. Kaya mochila at yadyara na yung pakala. Pero nakita nyo, traditional yan. Maaaring meron pa kayo bang alam. So, pag-isipan nyo nila kung yes, aplikable ito. Paki medyo, mag-comment sila. Or kung meron po kayong alam na ibang pamamaraan na pwede po or hindi, or meron kayong nakasanayan, i-comment nyo po sa aming comment section. Babasahin ko yan. Yes, sasabihin po namin kung pwede pa yan or hindi. Okay. Meron pang isa. May sinasabi sila na kapag para daw maibsan ng init, eh kailangan pababain ang protein content ng feeds. O, bago mag-react si Madam Nutritionist, eto muna ang ating next slide. Yes. Okay, ayan. Alter the nutritional balance. Ito articles from the internet. So, lower crude protein, researcher Noblet showed in a lactating trial under heat stress that sows lose less weight with a feed with lower crude protein. One of the explanations for this fact is that during digestion, proteins generate more metabolic heat than fats, so 26% against 9%, due to the complex reactions for the metabolism of the amino acids that compose them. Next! Yes. Replace starch with fat as an energy source. Fats are excellent sources of energy for swine to compensate for lower feed intake. Mm-hmm. Fat is also a more digestible ingredient that generates less metabolic heat during digestion compared to starch. And less fiber. The higher the tenor of fiber of an ingredient, the worse the digestibility, and digested fiber goes to the large intestine where it stimulates the growth of microorganisms that will generate heat in fermentation processes. Okay. So, hindi. Sa ganitong madaling salita na lang ang explain natin para ano. Kasi yung ating protein, carbohydrates, fats, lahat, kung makikita natin yung chemical composition nito, lahat ay may oxygen. Uh-huh. So, pag na-digest yan, ibig sabihin, makukuha yung makukuha ng katawan yung oxygen na siya na nagkikerry ng mga nutrient para sa regular regulation ng metabolic function ng mga katawan, lahat ng mga organs, kidney, lahat yan. Pero kung ang sinasabi natin na katulad tatlo yan, less fiber, sa fiber, less yung digestion nan, ibig sabihin. Kasi pag higher fiber, kailangan yan doon sa mga lactating, kasi kailangan doon sa constipation, kailangan naman. Pero dito sa mga high temperature, so papakainin mo siya ng less fiber para mas madaling ma-digest yung kanilang kinakain, na makuha nila yung nutrient eh. Ang sinasabi nga natin, lahat ng kinakain nila carry out by oxygen. So, para mas madali makakuha nila yung take ng oxygen, so yung metabolic processes ng katawan, mas mare-regulate na maganda. Ibig sabihin lang po ng pinaka-simple explanation. Okay, so kung sakali man dahil binabali nila yung ano eh yung mga kaalaman na
para daw mabawasan pag sobrang init, mabawasan mo yung protina, mm-hmm. di ba? Para daw, dahil ang protina, para daw nag-ano ng heat din sa katawan lalo, mainit sa katawan. Tapos yung less fiber din, dahil daw kapag maraming fiber sa loob, nag-i-invite siya ng dumami rin ng mga bakterya, at kapag may bakterya, may fermentation, so mainit yun. Mm-hmm. Yes. So, kukuha ng oxygen. So, mag-less yung oxygen na kailangan ng katawan ng hayop. So, ibig sabihin lang doon na sabi nito mga ating sabi ng mga nag-aaral o mga scientists. Mm-hmm. Okay, so wala pang technology diyan, mga reminder pa lang po ito. Ayan, reminder, do not use cold or freezing water to cool pigs. To cool pigs down, as the shock of cold water has been known to kill pigs. Oh, baka hindi nyo alam, yun ang nakapatay pala. So, doon sa mga traditional ways na nabanggit natin. So, ito na yung paalala or babala. Babala. Kapatid, nakakamatay. isa pa hong tandaan. Tandaan, hydrating them super quick can overwhelm the neurological system. Drinking large amounts of water very rapidly can cause swelling in the brain, mm-hmm. seizures, and ultimately death as well. Mm-hmm. Ooh, ang search pa natin dyan is internet. Yan. Kaya palaging tiyakin na nakakainom sila araw-araw ng sapat na dami ng tubig o fresh water para maiwasan ang ganitong uri ng komplikasyon na sa halip ay makatulong ay makapinsala lalo sa ating mga alagang hayop. Ayun. Ay baboy. Na-edit agad. So, yun ho, sabi nga nila, kung paniniwala naman natin, ay maaring may punto sila na pag binigla mo, parang sa bunga lang yan eh. Alam niyo ba yon? Kapag hindi mo laging dinidilig, halimbawa eh, pakwan ang tanim mo. Tapos, biglang umulan. Sa sobrang uhaw ng pakwan, kukunin niya lahat ng tubig na yan na available na ang mangyari, humigit pa sa kapasidad niya. Mm-hmm. Sa kasya sa kanya. So, ano nangyari? Nagka-crack. So, masama yung biglang kuha ng tubig. Mm-hmm. Yes. Ganon din pala sa hayop. Kaya kailan araw-araw meron tubig para hindi sila kinukulang. Hindi yung nagkulang na ilang araw, puro konti, nakakalimutan, hindi napapalitan. Tapos bigla niya binigyan ng maraming tubig, edi kuha niya lahat. Oh. Nakakaputok pala ng ano, nakaka-apekto pala sa kanilang brain. Yes. Namamaga. Kasi ang tubig, kung titignan natin yung chemical composition niya is H2O. Yes. So may oxygen pa rin mm-hmm. na kailangan na natitake ng mga ating, maski tayo, di ba? Tao at saka yung hayop mas kailangan din natin yes. kung magsusurvive yung isang tao na lang din mm-hmm. yung pagkain na malang mahabang panahon pero tubig pag nakasurvive ka ng 2 weeks tubig lang mabubuhay ka so baga magkulang ka na sa pagkain wag lang sa mawala ng tubig. Because no one survives in this mundo ayan universe nang walang oxygen. Okay, so tignan po natin yung mga sistema ngayon na magagawa natin ngayon sa panahon na ito. Pag ganitong nangyari po ang heat stress, yung matinding init, anong gagawin natin sa baboy? Sige, bibigyan po namin kayo ng ilang mga tips kung ano ang pwede natin gawin. Huwag ilagay sa inyo. Hindi kagaya nga nung nabanggit ni Miss Annie kanina, iba yung mga baboy. Pag parang kung papipiliin sila sa wallowing pond or sa ipa, mas sa ipa sila nag-stay, parang mas naiibsan na yung init na nararamdaman nila. Plus, syempre, using yung bagong technology. Mm-hmm. It's for example na lang yung 1:5 natin. Yes. So, ano, ayun. Tapos, syempre, kailangan din ng tanim. Mm-hmm. Ayan, para sa kaalaman natin, syempre, yung mga plants, nagre-release sila ng oxygen. Makakatulong din ba ito sa heat stress? Ah, yes, syempre. Kasi kung yun niya, kung kakapusan tayo, kung kinakapos ng oxygen yung ating mga alagang baboy, syempre, itong makakatulong itong mga halaman natin or yung mga pananim na to para, kumbaga, makakontribute sa kakulangan ng oxygen. In short, mga kaibigan, isa po sa sistema pwede niyong gawin mm-hmm. ay magkaroon kayo ng tanim na ito na mga babanggitin dito sa Team A2B na siyang makakatulong magdagdag ng oxygen mm-hmm. sa ating hayop. Yes. Bago natin sabihin niya, para i-take note lang natin, noted po ha, ito, ganito, sabi ng
ng ating mga scientists. Yes. The air at air we breathe is made of more than just carbon dioxide and oxygen. About 78% of it is actually nitrogen. Oh, so sa air yan, oxygen is only about 21% of air. Okay. So carbon dioxide and other gases such as argon made up of the rest. So ibig sabihin dito sa mundo kasi 21% lang yung nakukuha nating oxygen. Yes. So kailangan nating mag produce ng more oxygen para makasurvive. Yes. Katulad nito, yung problema nating matataas ang temperature. So, ito yung mga sasabihin ng administration na pwede tayo magdagdag o mag-produce ng maraming oxygen para doon sa ating mga farm. Mm-hmm. Hindi lang katulad sa ating mga baboy. Oh, yes. Hindi lang sa mga baboy, maski sa ating mga tao. Oh, kasi sa atin, katulad nga sa atin, mga baboy, kailangan din ng oxygen sa paghinga pa lang. Mm-hmm. Kasi nga, nag-i-inhale tayo ng oxygen at in return, nagre-release naman tayo ng carbon dioxide. Yes. So yun, okay. Tapos pag sa decomposition din, gano'n, parang nag-use up sila ng oxygen and in return sa decomposition, carbon dioxide, nagre-release din sila. So kailangan natin ng mas mas maraming sources ng oxygen sa panahon ngayon. So magtanim kayo, nitong sasabihin naming tanim, o ilagay mo sa paligid, makakatulong ito para hindi tamaan ng heat stroke o maiwasan po ang heat stroke. So yan, pakita natin. So unang-una dyan yung Chinese evergreen. So kung nagreklamo tayo sa kalidad ng mga made in China, dahil sa Chinese siya, ayan, mapapabilib ka naman sa galing nitong Chinese evergreen kasi na gumawa ng oxygen. Kasi nililinis nito yung hangin, kaya indoor plant kasi siya eh. Ayun. So nililinis nito yung kung ano man mga harmful na substance sa hangin. Kaya advisable tong ilagay sa ating sa loob ng bahay. Yan po yung evergreen. Evergreen. Oh, okay. Actually, did you research na yan ay kasama sa pamilya ng Aglaonema? Yes. Aglaonema. Kasi iba-ibang klase ito eh. Maraming klase ng Aglaonema. Yeah, may green, may violet, may silver, may light white, yes. Tapos may green, iba-iba. Okay. So maganda yan. Mm-hmm. So kasama dun sa mga harmful chemicals na inaalis nitong Chinese evergreen na to is yung mga benzene, formaldehyde, at yung iba pang mga toxins. Yun. Ayun. Ano pa? Yan, so snake nets. Yan, snake plants, o tinatawag na mother-in-law tang. Oh. Yan. Ang mother-in-law tang o snake plant ay malakas din gumawa ng oxygen. Mm-hmm. Pero hindi gaya ng ibang halaman. Gumagawa ito ng oxygen kapag gabi. Oo. Meron din itong kakayanan na mag-alis ng masamang chemical sa hangin gaya ng benzene, formaldehyde, trichloroethylene, and xylene. Dahil gabi ang production ng oxygen. Toluene. Oo. Pwede itong ilagay sa kwarto. Yes, yeah. Oo. Yan, maganda. Saka iba-ibang klase po yan. May pure green. Tapos ito ay may yellow sa tabi. Mm-hmm. Tapos may iba-ibang klaseng size siya. May maliit. Mm-hmm. May mahaba. May pabilog. Yan. May sugar. Ang maganda din sa snake plant, hindi siya kailangan laging ilabas. Oo. Saka hindi kailangan ng parang tutubigan mo lang siya once a week. Yes, tama yun. At yan ay kabilang sa family ng Sansevieria. Doggy yan ah. Oh, Sansevieria. Marami akong ganyan eh. Marami akong ganyan. Wow. Talagang espada pa nga kung tawagin ng iba. Maganda yan eh. Magandang pang-decorate at the same time, maganda yung bili ka sa akin ah. May bili ka ako sa'yo eh. Naghahanap ako kasi ng ganito. Oo, oh, marami akong ganyan. Ayan. Yung third is cute jade plant. Hindi po yan yung nasa halik ha. Hindi yan halaman yan, diba? Yan, kidding aside. Ayan. Parang jade na precious stone. Oh. Yan. Yun, commonly known siya as friendship tree. Kasi syempre, yun nga, kaibigan na... Type of friendship. Oh, friendship. No. Friendship yun ah. Ay, di ba? Oh, yeah. Magbigay ka sa friend mo. Oh. Ayan. Kasi syempre, dun sa nagagawa nito sa ating hangin, sa ating air. So, this plant removed more than 80% of benzene, toluene, ethyl benzene, at marami pang ibang chemical, harmful chemical. So, in 70% range, you can pull din yung acetone out of the air. Oo. Akala, noted din po to. Kala mo malit lang yan, pero pag pinalaki mo yan, parang ano yan, puno. Malaki yung tumataas yan. Yes. Tapos may iba-ibang klase din yan. May violet, tapos may light green, tapos yung pagkadahon niya, hindi lang ganang bilog, may pahaba. Mm-hmm. Ayan. Ano ba siya? Parang ano yung dahon? Medyo makapal yung ano niya eh. Succulent ba tawag? Oo. Yes. Okay.
So, parang pag ginanon mo, ma-water siya. Yeah. May katas. Yes. Okay? So, ito, liwanagin lang natin, linawin lang po namin uli, ha? Itong mga ito ay makakatulong kasi naglalabas po sila ng oxygen. Mm-hmm. Nagbibigay sila ng dagdag na oxygen. At the same time, ay nag-a-absorb sila ng mga lason sa air. Yes. Yes. Mm-hmm. Nakaka-clean. Next. Kumbaga. Mm-hmm. Next slide ba? Yes. Aracapam. Yan. Meron ako dito sa bahay. Malaking pamilya yan. Pam family. Yan. Ang aracapam ay kumukuha o lumalanghap ng maraming carbon dioxide at siya namang naglalabas ng maraming oxygen. Oh. Ang halamang ito ay nagmula sa Madagascar. Okay. Oh. Ang origin niya. Madagascar. Ang aracapam ay meron din kakayanan na linisin ang mga mapanganib na chemical sa kapaligiran gaya ng formaldehyde, silin at toluene. Okay. Noong 1989, gumawa ng Clean Air Study ang National Aeronautics and Space Administration o NASA sa tulong ng Associated Landscape Contractor of America upang hanapin ang halaman na pinakamabilisa sa paglilinis ng hangin at magagamit sa outer space. Mm-hmm. So, ang nakita nga nila dito, yung Arica Palm. Yan. Oh, ang ganda niya yan. Maganda to. Pan-display talaga yan eh. Mm-hmm. So next is Devil's Ivy. Nakakatakot naman yan. Teka, bago nga pala tayo lumipat, yung Areca Palm, halimbawa lang to, wag sana mangyari. Mm-hmm. Makulong ka sa isang, o kaya sa kwarto mo na lang, na walang hangin talaga totally. Mm-hmm. Magsusurvive ka kung meron kang ganyan. Oo. Magsusurvive ka. Kung yan, elevator, may ganyan sa loob, magsusurvive ka. Parang common nga yan. So, dapat lahat ng elevators sa Pilipinas, meron eh. Dapat. Kasi nag-fluctuate yung ating power. Misa nag-ado ka, the next time. Gagano'n mo. At iba lang, diba na isa sa mga pwede natin. Yes. Kaya. Oo. Mm-hmm. Okay. Yan. So, alam mo, kadalasan ko nakita to. Oy, alam ko yan. Alam ko yan. Oo nga. Ayan, Devil's Ivy or other term niya is Golden Pothos. Yes. Ayan. So siguro this, para yung amoy ng CR sa loob mo. Ayan, this plant is able to clean the air in the room where you place it of toxic fumes like formaldehyde. Mm-hmm. So yung formaldehyde, para lang sa ma-explain natin, is a chemical found in wooden furniture. Kadalasan na nakikita. Mm-hmm. So, research shows the fumes are toxic and in the long run may even have carcinogenic effects. Oo. So, lalo na pag may mga recently lang na napinturahan or na-furnish, so yun, nag-release ng formaldehyde. So, delikado. So, kung may ganito tayong halaman, so may panlaban tayo against dun sa mga chemicals na yun. Yes. Tapos, it also removes benzene and carbon monoxide from the air. So, you can have... plastic, pesticide, cigarette smoke. Yan. Ayan. You can have enough oxygen while you sleep. So, maganda tulog natin maganda. Kapag may ganyan tayo sa mga kwarto natin. Galing ano, parang common nga yan, mga yan. So, ayan. Iba ibang klase dito eh. Kaya, May violet din eh. Super good. Meron nga. Hindi ako nagbibiro. Next. Ayan, paglalaban talaga yung violet. No? Meron talaga. Kasi nakita ko yan. Okay. Ayan. So, yung ficus tree or weeping fig. So, ito yung... Okay, umiiyak ba yan? Alam mo, common to sa mga kalsada. Dito sa... Papunta dito sa may Susana Heights. Mm. Mm-hmm. Para siyang ano? Para siyang plastic. Yes. Oo. Saka yun, ito yung halaman na pwede mong i-decorate na pwede mong gawing, Christmas tree. Christmas tree. Okay. Okay. So, yun. Isa siyang medyo matigas na halaman na umaabot sa 10 talampakan. Oh. Ang haba. Tapos, nagtatanggal ng mga pollutants like yung benzene, formaldehyde, at trichloroethylene. So, nabubuhay siya sa kaunting arugalang kasi may kakayahan itong mabuhay ng walang direct sunlight. Yes. So, yun. Mas matibay siya sa Ito, meron ako nito. Money plant. Yes. Ayan. Ang money plant ay hindi pera ang binibigay sa atin. Ay, nako! Kailangan pag nagbunga to, buksan mo, pera. Ayan, ang money plant ay binibigay niya sa atin ay yung oxygen. Mayroon din itong ability na linisin ang hangin at alisin ang benzene, formaldehyde, at silin. Kaya lang, ang dahon nito ay mayroong toxin. Kaya bawal siya sa mga aso, pusa, at mga bata. Yun lang. Oh. So, wag natin lang hayaan na kakainin lalo kasi may bunga to eh. Oh, so, bawal. Okay. Lalo na sa mga bata. Mm-hmm. Kala ko pa naman source of income na siya. Kala ko rin eh. Tatanim na sana ako marami.
Ayan, yung neem tree naman act as very efficient natural air filters, trapping dust particles, absorbing gaseous pollutants. Mm-hmm. Yun. So it helps reduce greenhouse gases through photosynthesis, absorbing large quantities of carbon dioxide. Yes. So okay. And producing more oxygen. Yes. So yun, neem has remarkable ability to withstand air and water pollution. So yes. Matibay ito as well as heat. So, yung matibay sa init. Yeah. So, it also restores and maintains soil fertility. So, maganda sa ating mga lupa. And then, last. Ayan, peepal tree. Ayan, alam ko. Hindi ito yung, ano. Ano yan? Peepal. Peepal. Ang peepal tree, as in sa research, is considered to be the largest provider of oxygen. Malaki kasi talaga mm-hmm. yan. Parang akasya yan pag nalamakaling malaki mm-hmm. pala. Okay. It is widely known that these trees release oxygen even at night, kahit sa gabi. So they can update carbon dioxide during night as well, protecting the environment. Ano kaya, ipasok natin lahat ng halaman sa loob ng kwarto, no? Oh, yun nga eh. At bahay. Pero maganda ito, dito yung malaki. Oh, yung mga puno na yan. Yun lang. Neem tree. Yan, puno yan. Yan, it protects our environment and offsetting carbon emissions. Yes. So, pag sumasamahin natin yung iba't ibang klase, actually, may mga iba pa rin halaman na hindi nabanggit siya. Isa sa mga, ilan lang po yan, doon sa mga pwede nating itanim sa ngayon na kung may farm na tayo, pwede tayo magtanim para extra produce ng oxygen. Pag yan po ang nasa paligid ng ating piggery, makakaasa kayo na nakakabawas kayo sa mga pollutant sa paligid na nakaka-apekto sa inyong baboy. Alam niyo ba yung inahin? Mm-hmm. Isa rin pala sa, alam niyo ba ito ano? Isa rin pala sa nakaka-apekto sa kanilang pagbubuntis. Kaya minsan may stillbirth, merong mga pitos na namamatay, ano? Ay dahil doon sa, baka yung sasakyan nyo, yung mga tambutso. Oo, yun. Yan. Carbon monoxide. No? Ay nakaka-apekto rin dahil sila pala ang pumapalit sa dugo. Sa oxygen na nasa dugo ng hayop. Yes. So, anong nangyayari? Naapektuhan yung pagbubuntis ng baboy. Mm-hmm. Naapektuhan yung mga fattener sa kanilang paglaki, yung paghinga nila. So, kailangan isipin natin yung sasakyan nyo. Ayun. Kumbaga, pwede naman na huwag nang ipasok doon sa loob ng farm. Nauusukan yung mga hayop, nakaka-apekto rin po yun. Nagdadagdag ng pollutants. Pero kung meron kayong mga halaman na yan, kahit paano mababawasan? Yes, mag-absorb ng mga carbon dioxide. Ayan. At saka pag ganyang merong matinding temperatura, eh nakakatulong ito mag-provide ng additional oxygen. Yes. At saka give and take relationship nga tayo sa plants. Mm-hmm. Ayan, yung animals makikinabang saka tayo. Kasi nga dahil sila yung nag-absorb ng carbon dioxide, kasi nakakuha sila ng energy sa sun, tapos correct. Plus water, so may sarili silang food. And then yung parang pinaka, parang in return, dahil dun sa mga nakukuha nila, is magbibigay sila ng oxygen para sa atin. Yes. So madaling ma-heat stroke kapag siksikan, ang kulungan, mga baboy sa kulungan, hindi maganda ventilation, dapat, ano matag doon? In-out. Lampasan yung ano? Yun. Tapos, may sinasabi din sila na dapat po ay palakasin natin ang respiratory system ng ating alaga hayop. Kasi yun ang nag-aalis ng carbon dioxide lalo na from the blood and replace it with oxygen. Eh, paano ba tataas ang palalakas ang respiratory system ng hayop? Ganito po yan. So, nabanggit natin, pero sa atin, with technology, napakadali nating solusyonan yan. Kasi nga, doon sa nabanggit doon sa in terms of nutrition, kailangan natin pabayin ng protein, ganan, yung fat. Pero sa atin, ordinary feeds lang. At lagyan natin ng technology kasi ma-absorb lahat yung nutrient po na andun doon sa lahat ng feeds na pinapakain natin. Yun yung supply ng oxygen na makukuha na dapat kailangan ng hayop, masusuplayan lahat yun. Yes. So, kahit hindi na natin kailangan na pababain ng protina, mapipisala yung paglaki nila. Diba? Pero kasi in sa tulong ng technology, makukuha niya lahat yung sapat na nutrient and then yung circulation ng oxygen para sa katawan to regulate the metabolic process and function na all organs na doon sa katawan ng hayop para regulate yes. yan. So wala tayong problema. Kaya ngayon mga user natin na ng technology, hindi nila nararanasan to kasi kahit hindi medyo nang nagkakaroon ng panting ng konti, pero talagang natural lang yun kasi sobrang init,
Pero afterward, after naman nun, nakaka-survive ka agad sila. Yes. So, hindi nagkakaroon ng para mahistroke o agad. Naagapan agad. Kasi mataas yung kanilang antibody yes. para tumulong doon sa kung anuman infection, yung kung anuman ang pumasok doon sa loob ng hayop. Okay. Mm-hmm. So, kapag mataas ang oxygen, ay kakayanin ng hayop na lagpasan yung mga ganong problema sa extreme temperature. Mm-hmm. So, kung may technology po tayo, matitiyak natin na maganda ang function ng cells yes. ano ho, na siyang dadaanan ng mga dugo at mga red blood cells, ano, yung paglikha ng mga oxygen na dumadaan sa ating mga, sa mga organs ng hayop, so no problem. Yes. Kasi nga, maintain ang oxygen. Electrical nutrition, diba? Yes. So yung molecules na kailangan makapenetrate doon sa organs or doon sa bloodstream ng hayop, mas madali makapenetrate. Kasi nga, by nanotechnology so hindi mo na kailangan yung mga konting maliliit na particles na kailangan ng hayop. So madali makaka-penetrate ng kailangan doon for metabolic function ng hayop. Ayun. So ayun po, sana kolektahin niyo no yung ating mga naibigay na tip. Katasin nyo, sabi nga sa kabuuan ng ating naging talakayan, yung pwede nyong gawin. Yes. Kung sakali man po, may option kayo, no? Na hindi na mangyari sa inyo yung mga ganyang heat stroke dahil napakalaking lugi po dyan. Iwas mortality po tayo, iwas lugi. Kung maganda ang supply ng oxygen sa katawan ng hayop, maganda ang management nyo, maganda ang nutrition. Tapos meron dadagdag pa tayo ng mga ganitong iba-ibang klaseng puno. Paligiran natin yung ating bakuran. Kasi hindi naman maiwasan yan eh. So ito yung dagdag tip para sa inyo. Hindi, actually, hindi naman natin alam yan eh, di ba? Walang nakakaisip na gawin yan na ito pandagdag na ano ng oxygen. Kasi normally, ang naisip lang natin, nakakatulong yan mag-absorb ng lason. Yes. Mga chemical sa paligid, gano'n. Pero sabihin mo yung magbigay din siya ng oxygen, hindi natin naiisip yun eh. Or yung iba yung mga indoor plants, usually parang pang-decor lang, pang-paganda ng bahay natin. Yung aglow na yung mga yung malalapad na dahon, ayan, i-focus natin ulit. Ayan. Malalapad na dahon, yung tulad ng Chinese evergreen, yan, mga aglaonema, no? Iba-ibang klase po yan. Yan, ang alam lang natin dyan is anti-pollutant. Oo, pero hindi natin alam, hindi nababanggit na siya pala nagbibigay ng oxygen. Kasi may mga halaman ng kukunti lang mag-release. Yung mga pang umaga lang. Pagdating ng gabi, hindi wala na. Pero itong mga nabanggit po natin, hanggang gabi hanggang po gabi, yan. Hanggang gabi, kaya mag-release. 24/7. Hindi kaya manghingi ng overtime, ano yan? Ayan. So, kailan ho nating tignan ang sitwasyon ng kulungan ng ating alaga. Lagyan natin ng mga halaman, ayusin natin ng nutrition, bigyan nyo ng mga technology na makakatulong, wala kayong magiging problema sa heat stroke. Yes. Super init pa yan. Tsaka yung tubig, lagi nyo papalitan ng bago, yung hindi yung mainit na ho. Minsan yung mga tauhan natin, paalalahanan lang natin, mga nakakalimot. Sige po, ano ang inyong nais na i-share sa amin? I-share nyo lang po sa ating Facebook. Yung mga nararanasan nila or yung tips, pwede nating i-share ngayon po kung meron po kayong masasuggest. Yes. Sa mga makabagong paraan para katulong. Yes. Okay, so bati natin yung ating mga kababayan. Marami na sila. Thank you ho, ng marami. Yes. Ayan, good afternoon kay Sir Randy Carlo Aves Bote. Boss, si Sir Richard Casambre. Ayan. Ayan, si Clarissa Pakpako. Yes. Hello. Hi. Good afternoon. And then, Benjamin. Lagarde. Ayan, good afternoon po, Timato V. Yes. Ayan, si Sir Arwin Limbungan. Gandang hapon, Timato V. And more power sa inyong lahat. Ayan. Thank you po. Ayan. Si Ka, Layot birth of yes. Good afternoon po. Good afternoon po. Ayan, shout out to kay Randolph Lauren. Yes, good afternoon. Ayan, nasa siya. Ayan. Then to Joel Tona. Joel Senaybe. Yes, good afternoon po. Ayan, saan nakaka... May tanong siya. Nakakabili ng Atobi. Yes, ayan. Salamat po. Hello po kay Jerry Tangedo. Ayan, i-message po namin kayo. Yes. Si Irene Bakay, pakihinaan po ng sound ng music. Ayan. Ayan si Tao. Si Jerry Tangedo. Then si... Sir Jelson Mancha. Okay. Ito pa. Richard Casombre at saka kay Randy Carto. Good afternoon. Ayan. Good afternoon.
Sabi ni Sir Jerry, mabuhay! Team Atov. More power! More power daw. Ayan, si Sir Noel de Jesus. Then, Sir Ricky Tan. Uy, Sir David Miranda. Yes, good afternoon! Ayan. Sir Jason Gonzalez, good afternoon din po. Good afternoon po. Ricky Tan ba? Ayan, Sir Ricky Tan. Ricky Tan. Ayan. Si Juliet Galang Magadan, good afternoon po. Shalom, Team Atovi. Ayan. Ayan, si Sir Benjamin Lagarde, ano po yung 1:5? Ayan. Yung 1:5 po, speech po natin yan, bagong technology po ng Team Atovi. So, ipapakain po natin yan na may tubig. Tapos, sasamahan pa rin po natin ng commercial feed with Atovi and MBM. So, i-text. I-message ko lang po kayo, sir, para doon sa dagdag info po. Mm-hmm. Ayan, si Sir Romel Policarpio. Magandang hapon po sa Team Atovi. Magandang hapon po. Sabi po ni Sir Romel, watching daw po siya from Korea. Oh, yeah. Annyeong! Annyeonghaseyo! Romeo Cobrador. Watching. Hello po, thank you. Hello po, thank you po. Thank you. Mukhang ano eh, yung iba nakabakasyon ngayon dahil mag-eleksyon. Mag-eleksyon. Ah, okay. Reminder lang po, vote wisely. Yes. Yan si Romeo. Nabasa ayun na po. Ayun na. Wala na ba? Wala na po. So, sa atin pong mga kababayan, salamat po ng marami lagi sa inyong panonood. Yes. At pagsubaybay sa ating Farmer's Talk. Yes. Maraming salamat po. Sana po nakatulong kami sa inyo, lalo na po sa nakaka-experience na dun sa alaga nila na nagka-heat stroke. Yes. So makatulong po yung mga pointers na binigay namin. At saka dun sa mga iba pong kumbaga matagal na sa pagbawabuyan, kung meron po kayo ma-share sa amin na mga tips para po ma-avoid itong heat stroke na ito, ay i-share nyo rin po sa amin. Yes. Yung aming mga naituro din po ngayong hapon, sana po ay maano nyo rin po sa ma-apply nyo rin po doon sa inyo. Kung yung mga halaman na meron na po kayo, huwag nyo pong putulin o kaya try nyo po itanim din po doon sa farm nyo. At least makatulong po kahit konti yung aming game discussion ngayon hapon ito. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, magkita-kita po ulit tayo next Saturday. Ayan. Yes. Ayan, just the same, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others! Thank you, bye-bye! Bye-bye po! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ay isla. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumpong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito ng aking pamilya, hindi sumuko, hindi nang hina ang loob, determinadong ituloy na simula.
Sariling atin at ato, Atovi Technology.